Sa unang pagkakataon, nagsalita na si dating Health Secretary Enrique Ona at sinagot ang mga isyung ibinabato laban sa kanya. Nanindigan si Ona na malinis ang kanyang konsyensya. Nagpapatrol, Ninia Corpus. Pumuti na ang buhok ni dating Health Secretary Enrique Ona. Tumigil na raw siya sa pagtina matapos ma-allergy sa hair dye. Pero bukod sa allergy, may mas malaking rason ang pag-leave noon ni Ona. Ito'y matapos paimbestigahan ng Malacanang ang pagbili ng DOH ng PCV10 vaccine sa halip na PCV13 na epektibo maging sa mga matatandang may edad 50 pataas at sinasabing nirekomenda pa umano ng World Health Organization. Wala akong kinita, hindi lamang doon, sa lahat na bidding sa Department of Health, ni isang kusing. Kampante raw siya na malilinis ang kanyang pangalan sa imbestigasyon ng NBI sa PCV vaccine. Pinanindigan niya ang pagpili sa PCV10 ng GSK kesa sa PCV13 ng Pfizer dahil mas mura ito ng mahigit 200 million pesos at may dagdag na 124,000 na bata ang mababakunahan laban sa pulmonya at iba pang impeksyon. Hindi raw siya na-impluensyahan ng pharmaceutical company. Hindi rin umano totoo na nirekomenda ng WHO ang bakunang PCV13. Katunayan, UNICEF pa nga daw ang bumili ng PCV10 para sa DOH. Ang aking decision as Secretary of Health is kunin natin o bilhin natin yung the lower cost na PCV10. So kaya nga ako yung minsan puzzle na lumaking masyado ito. Sumunod na kontrobersya ang dengue clinical trial gamit ang halaman na iniutos ni Ona. Pinatigil ito ni Acting Secretary Janet Garin dahil unethical at illegal daw ito. Wala daw approval ng Food and Drug Administration o FDA ang research trial. Hindi naman ng FDA ang nag-a-approve ng research. We have the Philippine Council for Health Research and Development. Yun ho ang nag-approve. Kamakailan ay sumulat ang Philippine Council for Health Research and Development kay Garin na may scientific basis ang trial base sa kanilang pag-aaral. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin kay Ona kung bakit naglabasa ng mga issue laban sa kanya. Sa tanong kung napolitika ba siya, Huwag na. I will not talk to Badala. Huwag na natin. Why will I talk about it? Sa kabila nito, kinikilala pa rin ng marami na sa ilalim ng kanyang pamumuno sa Health Department, natupad ang mga batas sa Reproductive Health, Syntax at Universal Health Care kung saan halos lahat ng mahihirap ay miyembro na ng PhilHealth. Ninia Corpus, ABS-CBN News.